Ayan na nga mga kapilingon, nailagay na yung tiles na binili ko para sa pader. Diyan lang na parte mga kapilingon para may design naman. Ginagawa na din nila ang paglalagay ng tiles para sa halige. Yan pala ang design at kulay na tiles na nabili ko para sa halige. May nabasa din pala ako sa comments mga kapilingon na huwag na daw lagyan ng tiles yung halige ko. Kasi natatanggal lang daw agad. Para sa akin, depende lang naman yun sa pagkabit mga kapilingon. At nagadepende din sa mga gumagawa. Kung basta-basta lang ginagawa, talagang hindi talaga siya titibay. At saka mga kapilingon, ang ganda nga naman talaga kapag nilagyan mo ng tiles yung haligi mo. Yan kasi yung nagpa-attractive sa bahay mo. Tama lang yung kulay at design na napili ko na tiles. Kahit na anong kulay na pintura ang itatabi, talagang babagay talaga. At saka makalis din ako sa pintura mga kapilingon. Kasi may design at kulay na yung haligi. Ito pala yung sitwasyon ngayon sa first floor mga kapilingon. Hindi pala hollow blocks ang ginagawa para sa kwarto ni Papa. Kasi mga kapilingon, malaki lang tingnan yung bahay ko kapag nasa labas ka. Pero pag sa loob na, liit lang po yung space mga kapilingon. Mas nakakabawas kasi ng space kapag hollow blocks yung gagamitin mo. Ang ginamit ko po ay yung flexi metal. Sa pader naman ay plywoods lang mga kapilingon. Pati na din sa may alkuba ko mga kapilingon. Bale ang pintura na lang po ang magpapaganda dyan. Simpleng design lang po ang pinapagawa ko sa alkuba ko mga kapilingon. Pero sa CR ko mga kapilingon, hindi plywoods yung gagamitin ko. Plastic po ang ipapalagay ko na alkuba doon. Ito naman po yung sa gilid ng bahay ko. Bale ang pinapagawa ko dyan mga kapilingon. Papailan ko po ng hollow block dyan. Para mas tumibay pa po yung bahay ko. Hindi na po namin lupa dyan mga kapilingon. Hiningi ko na lang po kay tata yung maliit na lugar dyan. Para din po magamit, yan po yung pinapagawa ko. Pwede din po kasi yan natambayan mga kapilingon. Pag mataas din po kasi yung bahay mo, dapat maninigurado ka na mas matibay. Ipapakita ko din pala yung sitwasyon ngayon sa CR ko mga kapilingon. Bali po, hindi pa po nila nilagay yung inidoro at yung basin lavatory wash, pati na din yung shower mga kapilingon. Mas mabuti kasing unahin muna yung alkuba sa CR mga kapilingon bago ilalagay mo yung mga gamit sa CR. Kasi posible po kasing madamage. Mahirap na pag madamage yung mga gamit mga kapilingon. Ito pala yung floor drain ko. Ngayon lang na ikabit mga kapilingon. Gawa nga nang nagkamali sa paglagay ng tubo. Tapos inulit din po sa pag-waterproofing. Tapos nilagyan nila ng tubig mga kapilingon para malaman kung may leak pa po sa baba. Nasa second floor kasi ito na CR mga kapilingon. Mahirap na kapag may tulo sa baba. Kaya bago ilagay yung tiles, dapat sigurado na wala na talagang tulo. Dito pala ilalagay yung inidoro mga kapilingon. Dito din po sa CR nilagay yung mga gamit. Gamit na ikakabit sa CR. Katulad din po nitong shower. Carton lang po ang malaki niyan mga kapilingon. Yung shower po na nasa loob maliit lang po. About din po sa wiring mga kapilingon, i-explain ko po sa inyo. Nahuli po siya sa pagkabit mga kapilingon kasi naganap pa po ako nang mag wiring malapit dito sa amin. Pero nagrepresentar na po yung pinsan ko na siya na daw bahala sa wiring. Sayang daw po yung mga pinag-aralan niya sa TESDA kung hindi niya gagamitin. Kaya nahuli na po yung wiring mga kapilingon kasi naglabor pa yan siya sa bahay. Kaya sabi ko sa pinsan ko, sige ikaw na yung kukunin ko sa wiring. Sabi ko din sa kanya, kumuha siya kako ng experience sa bahay ko para ma-enhance pa at magamit din niya yung mga pinag-aralan niya. Hindi din po yan natututo kung walang naniniwala sa kanya. Malalaman naman yan kapag palpak yung ginagawa niya. Kapag hindi umilaw yung mga ilaw na kinakabit. Ayan na nga pinapakita na nga niya sa akin yung kinabit niya na ilaw sa may alkuba. Ito nga yung nabili ko mga kapilingon na di-remote at may walong kulay na pagpipilian. Kailangang ilagay yan mga kapilingon kasi sa gilid ng alkuba yan nilalagay. At para malaman din kung tama ba yung ginagawa niya sa wiring. Gaya nga ng sabi ko, para matuto yung tao, dapat may maniniwala din sa kanya.